ako si Catherine. Narito ako para ibahagi sa inyo ang aking istorya tungkol sa aking sarili. Kung paano ako magmahal at masaktan. Sabay-sabay nating pakinggan ang aking istorya. 2016, grade 8 ako at grade 7 siya. Tinago ko sa aking mga kaibigan ang aking paghahanga sa kanya. Pareho kami na nag-aaral ng high school sa Mindanao State University of Maguindanao ng Integrated Laboratory Science High School. Naging crush ko siya ng 3 taon. At nalaman niya ito noong 2019, grade 9 siya at grade 10 ako. Sobrang saya ako dahil magkatabi lang kami ng room noon. Nalaman niya na may gusto ako sa kanya dahil sinabi ito sa kanya ng aking kaibigan. Hanggang sa dumating yung panahon na nagpapakita na siya ng motibo sa akin. Isang araw ay foundation sa school at pareho kaming nag-screening ng sayaw. At salamat dahil kami ay pinalad na makapasok sa screening ng cheer dance. Sobrang saya ko dahil nalaman ko na nakapasok siya. Dahil alam ko na makakasama ko siya sa sayaw. Hanggang sa kada practice namin ay umiiba na ang aking nararamdaman na para bang in love ako sa kanya. Masaya kaming nagpa-practice at nagtatawanan. Umuwi ako ng bahay na masaya hanggang sa isang gabi ay kinausap niya ako sa chat. Masaya kaming nag-uusap, nagkwekwentuhan hanggang sa dumating yung araw na iba na yung pinaparamdam niya sa akin. Ina-update niya ako na, "Hello, nandito na ako sa bahay. Kumain ka na ba?" Hanggang sa ako ay nahulog sa kanyang mga salita na parang kami pero hindi kami. Sobra isang linggo pinaramdam niya sa akin na may care siya sa akin. Pinakilig ako. Hanggang sa isang araw ay ramdam ko na ang kanyang pagbabago. Cold sa mga replies niya. Hanggang sa isang gabi ay sinabi niya sa akin na I need space. Nagtaka ako at napaisip ako na kung ano ba ang kasalanan ko sa kanya, bakit bigla siyang nagbago. Isang araw ay nalaman ko na nagka-girlfriend siya at yun ay ang kanyang dating hinahangaan. Nasaktan ako nang malaman ko na may bago na pala siya kaya niya ako iniwan. Gabi-gabi, umiiyak ako dahil di ko lang matanggap na ganun. Nasasabi na lang ng utak ko, bakit di pa ako? May kulang pa ba sa akin? Pumupunta ako ng school, di ko maiwasan na di umiyak dahil nasasaktan ako sa tuwing nakikita ko siya. Napaka-soft-hearted ko na babae. Wala naging kami pero nasaktan ako dahil pinaasa niya ako. 2 buwan lamang sila at nakipag-break yung babae. Siyempre, di ko maiwasang isipin siya na kung okay lang pa siya. Hanggang sa isang araw ay marinig ko lamang sa aking kaibigan na siya ay nagsisi dahil ginawa niya iyon sa akin at sinaktan niya ako. Dahil mahal ko siya at marupok ako, binigyan ko siya ng isa pang pagkakataon para mahalin niya ako. Pagkakataon na akala ko ay di masasayang. Naging kami 3 buwan. At sa loob ng 3 buwan ay di ko naramdaman na minahal niya ako. Para akong namamalimos ng kanyang oras dahil busy siya sa pagsasayaw. At inaamin ko, nagkamali ako sa kanya. Humingi ako ng patawad at kanyang tinanggap. Nagkaayos kami, di rin nagtagal. Nag-iwalay kami dahil sinabi niya sa akin na pasensya na. Nalaman ng magulang ko na may girlfriend ako, kaya napagalitan ako. Ayoko ma-disappoint yung parents ko. Inintindi ko yun. Pumayag ako dahil ang alam ko ay totoo. Nagtaka ako, pero ang nasa isip ko ay hindi ang kanyang ina ang rason.
mga months, nalaman ko ulit na nagka-girlfriend siya. At masaya ako para sa kanya. Pero sa ngayon, ay nakilom na ang lahat at magkaibigan na rin kami. After 1 year, October 10, 2020, birthday ko. Sinagot ko yung taong di ko man lang kinilatis ang pag-uugali. LDR kami, malayo kami sa isa't isa, kaya minsan lang kami nagkikita. Tapos away-away pa, nahihirapan siya sa aking ugali at napagdesisyonan niyang hiwalayan ako. Ramdam ko naman yung care niya sa akin, pero yung oras na para akong namamalimos dahil isip na lang ako na mahal pa kaya niya ako. Wala siyang oras sa akin, kaya minsan nasasaktan.